Magandang araw at pinagpalang buhay mula kay Hardinerong Kalupitenyo. Muli po tayo nagpapasalamat sa ating mga viewer at subscriber na walang sawang sumusuporta sa aking channel. Naway patuloy kayong nanonood at tumututok sa aking mga palabas para updated kayo sa aking mga video. Pasensya na kung matagal din mag-upload, kaya hit nyo lang ang notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Kung nakita nyo sa video ito, ay ating gagawin ay Podocorpus or Body Spine or Maki. Ngayon po, ituturuan namin kayo kung paano bumuhay ng Podocorpus, Body Spine o Maki. Yan po ang mga pangalan ng halamang ito. Depende kung saan lugar kayo. Pero dito sa Pilipinas, ang tawag dito ay Maki. Pasensya na kung maingay na dito tayo sa Arsada. Wala pong silencer yung ating device kasi nga beginner's vlogger pa lang ito. So hindi pa po tayo yung high-tech na vloggers na nakaka-proof, nakaka-silent proof na ibang boss. Kundi boses ko lang marinig. Pasensya na kung maingay. So, tuturuan ko na kayo magbuhay dito. Pasensya na maingay. So, kung may mga tanong po kayo sa pagbuhay ng ibang halaman tulad ng White Angel, meron po akong video niya sa aking vlog. Kung Eugenia naman po, meron naman po tayong Eugenia rin dito. Tingnan niyo lang po aking mga vlog kung paano bumuhay. Tungkol naman sa pagbuhay ng Golden Pandanus, may video din po tayong Golden Pandanus. Search niyo lang po yung video ko sa Golden Pandanus. Sa silver wall po, may silver wall propagation din po tayo. So tara na po, tuturuan ko na kayo paano bumuhay ng Maki, Podocorpus or Body Spine. Pasensya na po kung maingay kanina, nandun po tayo sa gawing karsada. Naka-display po kasi yung ating Body Spine sa garden. Kaya may ano. So ito po ngayon, kukuha tayo ng ating propagation plant na Body Spine. So sa pagpapropagate po ng Body Spine, ay ginagamit po sa ibang paraan. Ang dalawa pong way yan, pwede po sa buto or seed propagation. Na-order po yung buto kung kayo po yung mag-garden, umu-order po. Pero kung meron kayong puno na ano, pwede po yung seed propagation. Mas maganda po yung seed propagation. Since kung kayo naman po ay walang buto na mapagkukuha, ano, pwede po natin propagate using cuttings propagation. So ito na po. So pag papropagate po niyan, titingnan niyo po yung Maki. Tingnan niyo lang po siya. Tumingin po kayo ng portion nito ng tamang distansya. So para bago pala magsimula propagation, kailangan niyo pala ng magandang scissor. Ito, tama, oh, subok na ng panahon sa garden. So ayan, papuputulin po natin 'to. Sa tamang distansya. Tansyahin nyo lang po siguro ng mga 4 inches or 5, depende po sa inyo kung ano gusto nyo yung size. So sa mga siguro po ito 3 inches to, hindi lang po kumartuman siya o 4. Okay, next, humuto lang po tayo ng dalawa kasi may nakaready na po ako nakaputol na nakakat kanina. So and po sumunod sa nagrequest ng video regarding propagation itong Body Spine o Podocorpus, ito na po yung video. Pasensya na, matagal ko nagawa itong video. So siguro mga 7 months na yan itong request ko na ito nagawa. So ayan na po, nakakat sa tayo. May mga nakakat na po tayo nakaready kanina, kaya dalawa lang po pinutol natin. So gagawa na po tayo ng propagation pot. Yung ano natin, yung ginagawa natin lagi pag nakita nyo sa Eugenia. So ano po kailangan natin sa propagation pot? Siyempre kailangan natin ng plastic or container, rice hull na sariwa, at syempre carbonized rice hull. So simulan lang po natin. Unang-una po natin gagawin ay bubuksan natin yung plastic. Yan, bubuksan po natin. At titiklopin ng konti muna. So huwag natin po masyadong malaki. So magtitiklop tayo ng konting portion. Sobra kasing laki niya, sobrang taas. So titiklopin lang natin. So ginagamit lang po yan, kaya ganyan, dahil mas madami maitutusok. Pero kung may maliit kayong plastic, okay lang din po. Dito sa garden, kasi gusto nila yan para solid yung trabaho o yung time. Kasi sulit yun pag madami nilalagay na cuttings. So, yan, kaya malaki. Pero kung sa bahay nyo lang po, pwede na po yung maliit na plastic pot. Okay po. So, ayan na, simulan natin. Lagyan natin ng ipa na sariwa. Yung ating halaman sa ilalim. Okay.
Okay na po yung ganyan dami. Tingnan niyo po yung dami ha. Hindi po sobrang, hindi niyo po punuin. Kasi maglalagay kayo ng portion sa ibabaw ng garden soil or carbonized rice salt. So, mayroon po yan ha. Nakalagay na. So, pag ganyan na po yung level, kuha na po tayo ng carbonized rice salt sa ibabaw. So, tara po. Puntahan na po natin yung ating pwesto ng carbonized rice salt sa aming garden area. Yan. Naglalagay na po tayo ng carbonized rice salt sa ating ano, sobrang tigas ng carbonized rice salt, diba? Bakit po may carbonized rice salt? Para magsilbing parang vacuum yung sanga pag tinusok mo. Hindi siya mauga. Masikip ba? Diba? So ayan po, nilalagay po tayo sa ating halaman. So yan na, tapos tatapikin po ng konti lang yan para masyado talagang compress. Okay, pag puno na, doon na tayo sa propagation, kung paano natin ilalagay yung laman na body spine, podocarpus o maki. So yun na po. So habang piniprepare po natin yung maki, tatanggalan po natin ng talbos, ibabasain muna natin ng tubig itong lugar na to. Lalagyan natin siya ng tubig para makompress pa lalo. Kung pagkakatapik mo kanina, i-compress na. Mas sisiguraduhin natin compress using water. Ayan. Iano lang po natin, ha. Kaya po makapag, ano yan, makakapansin kung nalagyan ng tubig mostly yung area. So, ito na po ako na nalagyan na po natin ng tubig, eh tapikin pa po natin para sigurado dito sa lugar ito, kasi po may mga lugar pa hindi pa nababasa. So ayan po, tatapikin lang natin. Okay na. So magugos lang po ng kamay yung camera, yung gumagawa. So ayan po, ipiprepare natin yung body spine, maki o podocarpus, depende po sa lugar nyo kung paano tinatawag to. So mostly ginagamit ito sa landscape, sa outdoor area, parang Christmas tree kasi kung pumayo. So tanggalin po natin ng talbos sa ilalim. Ito po yung dalawang pinutol ko kanina. So may nakaready na po ako kaninang putol sa kanina bago natin i-video. So yan na po, tanggalan lang po natin ng dahon sa ilalim. Tutusok na po natin. Wala po itong propagation or growth hormone. Pwede po tayong gumamit ng growth hormone, depende po sa available sa inyong lugar. So ayan po, tusok lang natin. Medyo layo-layo po natin. Maganda po siyang layo-layo. Kasi pag nabulok yung isa, pag nabulok ito, hindi madadama yung isa. So maganda po layo-layo. Pero kung gusto nyo talagang punong-puno, kung mag-garden kayo, eh pwede pong dikit-dikitin nyo na. Okay, ayan po, tusok lang po natin. Tusok lang natin ng tusok ng ganong kabilis. Kanina po kasi mabagal binitis, pinagalan ko lang. E ngayon po, para makita nyo na matapos. Okay. Pwede kayong gumamit ng growth hormone using ANAA. Dito sa Pilipinas, ANAA. Ewan ko sa other country kung anong growth hormone ang binibili. To all my viewers in other country, again, kindly open the subtitle to understand my dialect. Okay? Yan. Tusok lang tayo ng tusok. Yung cameraman natin di talaga marunong, na ang tinututukan lang, hindi niya sinusubaybayan yung kamay ko kung saan dumadaan. So ayan po, tusok lang tayo ng tusok sa ating mga nangyayari. Nakasundan po yung kamay ko kung nasaan. Okay. Matatapos na po tayo. Pupunuin lang po natin yung plastic pot ng halaman para masyadong ano,
para maayos natin yung halaman. Okay? Para sulit pala yung konti yung maayos doon yung halaman. Mali na naman. Para lang sulit yung propagation path natin. So, ayan na po. Napuno na po natin yung ano, yung halaman, yung plastic ng ating halaman. Napuno na po siya. Pwede na po natin ilagay yung ating plastic na pang konti, pang vacuum. So, meron po tayong plastic na pang vacuum. Ito po siya. Nabibili po ito sa market or sa supermarket. Ito po yung ginagamit sa Pilipinas, yung sa catering, yung panglagay sa pinggan. Pero kung ano po, kung maliit naman po yung gamit yung plastic pot, eh humana po kayo ng sakto dun sa lalagyan. Since itong plastic na to ay sakto dito, ito yung gagamitin natin. So, kuha tayo. Okay. So ngayon, hindi mo sa aking video na ito ay hindi ko pa siya maikukulob. Kasi basa pa. Pero papakita ko sa inyo, dapat kasi tuyo yung dahon ng mga halaman. Eh umulan kagabi, so wet, basa pa siya. So hihintayin pa natin siyang matuyo. Pero for the use of video presentation, kukulubin natin yung halaman para makita niyo. Pero kung sa inyo, huwag niyong ikukulob ng basa. Pero dahil sa video na to, para makita nyo yung finished product, kailangan natin siyang ikulob, ha? Pero huwag nyo ikukulob ng basa yung dahon kasi mabubulok siya sa loob. Hintayin nyo yung singaw ng pawis ng halaman sa loob mismo nun ang magbigay ng tubig, hindi yung basa mo siya kukulobin. So, ito ulit, inuulit ko, for the sake of video presentation, kukulobin natin. So, ngayon kukulobin na natin. Gamit talaga ng paso. Ginapit paso para ipatong ang plastic. Lagay natin yan. Pagpagay lang natin ng konti. Talagang basa ito, ha. Dapat talaga tuyo natin siya ilalagay. Ayan. Okay. Pagdating sa dulo, syempre, kailangan mong ibuhol. Tali po natin mabuti. Tignan niyo po, yung ano ko, kasama ko. Matagal na po nag-garden yan, pero dito pa po niya na-perfect. Dalagang ganun po, unti-unti lang. Hanggang ma-perfect mo. Try and try lang po, hanggang ma-perfect mo. Tandaan, huwag ikukulob ang maki o anumang halaman ng basa. Hintay mo nang matuyo. Ito ay ginawa lamang dahil sa video presentation. Pag nakagawa na po to, ilalagay na natin siya sa propagation area, yung control ng weather, hindi mainit, hindi malamig, para maiwasan ang pagkabulok o pagkatuyo ng halaman. So tara, dali na natin siya sa propagation area. Ayan po, binibitbit na po na ng ating kasama. Ako na po ang naghawak ng camera kasi po eh yung cameraman ko yung kinukuha lang yung isang angulo, hindi mo lang sinusundan. Ayan. Lalagay po natin siya sa moderate temperature. Maulap lang po ngayon kaya di ano. Ayan po. Mag-wait lang po tayo ng mga ilang buwan. Buwan po talaga siya mabubuha, hindi po siya weeks, months. Talaga po matagal mag-ugat yung maki o podocarpus o body spine dahil matigas yung sanga niya, kaya matagal lumabas yung ugat niya. Ito po yung sample ng binuhay natin, yung propagate natin dati, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nag-uugat. Ayan, no, months na po yan, pero tamo ang buhay, ang sanga tayo pa din, pero wala pa siyang ugat niya, na kasi nga matagal siya mag-ugat. So pag nag-ugat na siya, ang una mong gagawin ay magpasingaw. Buksan muna ng konti yung portion. Katulad niya, ibang halaman po binibigyan natin ng presentation, ha. Ayan, binuksan po niya. Namatay po siya. Talagang binuksan po kasi ng apurahan itong aking gardener. Kaya namatay. Dapat bubuksan lang po siya ng sakto. Ibang halaman po ito, hindi po body spine, ha. So, pagkatapos niyang buksan ng kapiranggot, bubuksan mo ng buong buo. Katulad nito, nangyari sa pikara.
Ngayon buong-buo na po yung pikara, nakita niyo po. Pag buong-buo na po siya at nakita niyo na obserba ng ilang linggo dito, pwede na po siyang ibilad muna. Ibibilad niyo. Ibibilad niyo sa open na maganda ang temperature, yung mainit. Dito po siya, tulad ng ginawa sa Eugenia. Diyan po siya nakalagay sa open area, sa mainit. Ganyan po gagawin sa body spine, sa mainit muna. Mag-a-adjust muna siya ng mga isang linggo dyan bago nyo totally ibiyakin. Ito na po itsura ng pag nagbiyak. Yan po, medyo nagturo lang tayo sa lugar natin sa garden. Ito po siya, sa maliit na pot muna natin ililipat ha, pag nabuhay. Ayan po, ganyan po ang kaliit muna. Yan po. So napapatunayan na nabubuhay po yung cuttings talaga. Muli po, kung may tanong kayo o kung questions regarding my video at kung kaya naman natin gawin at available naman yung resources natin dahil COVID pa ngayon, mahirap pang kumilos, eh pipilitin na natin gawin ang inyong mga request. Mag-comment lang kayo sa aming comment section. Muli po, God, mabuhay po kayo at God bless you all.